sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 31, Talatang 31 hanggang 34. Nanyayahan po lahat ay tumayo at ating pong babasahin ang ating haliging salita sa hapong ito. Again, it's in Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. Samahan niyo pong basahin ito. Ito ang salita ng Diyos. Sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Ito ay hindi tulad na kasundo ang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang teksto po natin ay hango po sa aklat ng Jeremias at ito po ay isang aklat sa Old Testament at propeta po si Jeremiah na naghayag ng katotohanan ng salita ng Diyos, ng kautusan at ng mga alituntunin ng Diyos Ama o na nais niyang ipatupad sa sangkatauhan. Makikita po natin na sa aklat po ng Jeremias, ito po ay naisulat at naibigay sa mga tagapakinig. Kung susumahin natin ay 1,000 taon na ang nakakaraan. At ito po ay pagpapakita na si Jeremias po ay ginamit na kasangkapan ng Diyos sa panahon na kung saan grabe po yung nararanasan ng bayan ng Israel na kahirapan dahil sa pagkakaagapi nila ng sa bayan ng Assyria. Ng mga taga-Huda. At makita natin na ginamit ng Diyos si Jeremias na maging tagapagsalita ng kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay naihayag sa pamagitan ng tipanan na paparating pa lamang noong naisulat o nailathala ang prophetic message ni Jeremias. Kaya po, ngayon ay nandito tayo sa panahon natin na kung saan naganap na ang mga pinangako ng Diyos sa kanyang bayan. At ito po ay titigdan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos in view of the gospel o sa pananaw ng ebanghelyo. Bago po yun, nais ko munang basahin ang isang kakatuwang istorya ng isang misyonaryo na tumira ng matagal sa New Guinea o sa southern part ng Southeast Asia. And babasahin ko lang po ang artikulong ito na sinabi na in their new home in the jungle, the Richardson set about learning the native Sawi language, which was daunting in its complexity. There are 19 tenses for every verb. Don was soon able to become proficient in the dialect after a schedule of 8 to 10 hour daily learning sessions. So si Don Richardson, kasama ang kanyang misis, ang kanyang asawa, ay isang misyonaryo na sinugo papunta ng Papua New Guinea at sila ay inatasan na i-reach out o i-evangelize ang tribo ng Sawi at ang native Sawi language ang magiging daan upang maintindihan sila at maihayag nila ang ebanghelyo sa natibong tribo na iyon. At sabi po dito, Richardson labored to show the villagers a way that they could comprehend Jesus from the Bible. But the cultural barriers to understanding and accepting this teaching seemed impossible until an unlikely event brought the concept of the substitutionary atonement of Christ into immediate relevance for the Sawi. Sabi po ni Ruth A. Tucker, na isang misyonaryo rin, as he learned the language and lived with the people, he became more aware of the gulf that separated his Christian worldview from the worldview of the Sawi. In their eyes, Judas
not Jesus, was the hero of the gospel. So, sa kanilang pananaw, si Judas ang hero, hindi si Jesucristo. Bakit? In their eyes, Judas, not Jesus, was the hero of the gospel. Jesus was just the dupe to be laughed at. Si Jesus ay kakatuwa lamang o isa lamang karakter na pinagtatawanan lamang. Bakit? Sa Sawi tribe po, I was able to watch the documentary and the movie, evangelistic movie na ito, nung ako ay high school. At napanood ko ito at pinakita doon, kaya pala hero nila si Judas kasi sa kultura ng mga Sawi ay ang mga traidor at mga sinungaling yung magandang karakter. Okay? Yung pag-traidor ka, pag magaling kang mag-traidor at mga loko, ikaw ay hero. Ganun pala ang kultura nila. Kaya sa kanila, si Judas, nung pinipreach na yung, sinishare na yung gospel at narating yung preaching patungkol kay Judas, natuwa yung mga Sawi tribesmen. Natuwa sila. Si Judas ang gusto nilang pakinggan. Nung si Jesus, ang tingin nila kay Jesus ay talunan dahil siya yung pinatay dahil sa pagtatraidor ni Judas. So, eventually, Richardson discovered that what he referred to as a redemptive analogy that pointed to the incarnate Christ far more clearly than any biblical passage alone could have done. What he discovered was the Sawi concept of the peace child. So, yung peace child, ito po ay may paralelismo sa kapanganakan ni Kristo at pagsugo ng Diyos Ama kay Jesucristo at yung konsepto nito ay maaring naiintindihan ng mga Sawi tribe. Now, three tribal villages were in constant battle at this time. The Richardsons were considering leaving the area. So to keep them there, the Sawi people in the embattled villages came together and decided that they would make peace with their hated enemies. Dahil nga sa patayan, hindi naman sila ginagalaw ng mga tribo kasi para sa kanila may naitutulong ang mga Richardson, ang mga missionary sa kanila. So, nung nagtangka na umalis na ang mga missionary na ito, na-threaten sila ang mga magkakaaway, huwag nating hayaan silang umalis. Gumawa tayo ng paraan para magkaisa tayo. So, ang nangyari po, ceremonies in which young children were exchanged between opposing villages. One man in particular ran towards his enemy's camp and literally gave his son to his hated foe. Observing this, Richardson wrote, "If a man would actually give his own son to his enemies, that man could be trusted." Following this event, many villagers converted to Christianity. A translation of the New Testament in Sawi was published, and thousands of patients from among the Sawi and neighboring tribes were treated by Carroll. The world's largest circular building made strictly from unmilled poles was constructed in 1972 as a Christian meeting place by the Sawi. Napakaganda po na nangyari sapagkat sa mga Sawi people, ang paraan ng pakikipagkaibigan nila o pakikipagbati nila sa kanilang mga kaaway ay ibigay ang kanilang anak sa kanilang kaaway. And it was an exchange of sons. So, it's very familiar sa Christianity because of the father sending his son to die for the sins of the world is very similar. At ito ang yung naging paraan para maintindihan ng mga Sawi people yung ginawa ng ama at ng anak sa pagliligtas. Ang istorya ng Peace Child ay nakabase sa isang totoong tipanan ng dalawang tribo. Ito ay dulot ng kapayapaan, nagdulot ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang nag-aaway na tribo. Imagine, every day, doon sa pinalabas na movie na napanood ko, every day may namamatay na tribesman dahil nag-aaway sila, nagtatagaan sila, nagpapanaan sila dahil sa away nila. Pero nung nangyari yung exchange, every hostility stopped, tumigil, nagkabati-bati yung mga tribo. Ito yung nagdulot ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang nag-aaway na tribo. Hahalin tulad natin ito sa ginawa ni Kristo sa pagganap niya sa tipanan ng biyaya. Ngayon, tunghayan natin ang sinasabi ng aklat ng Jeremias patungkol sa biyaya ng Diyos sa kagaya nating makasalanan, ngunit hinirang ng Diyos. Hindi man aktwal na sinasabi sa aklat ng Jeremias yung pagbigay ng Diyos Ama sa kanyang anak, ngunit
yun ang nangyayari behind the scene. Sa likod ng telon, kumbaga, sa isang sinihan, yun ang nangyayari. It was the exchange. The exchange of the life of the only begotten Son of God as against our lives. Kaya mensahe po ng ating natin ngayong hapong ito ay ang tipan ng biyaya ay tanging gawa ng Diyos. Pagmapamalas ng pag-ibig at awa niya sa mga tao na hindi karapat-dapat. Ang tipan ng biyaya ay tanging gawa ng Diyos. It is a divine initiative of God. At pagpapamalas ito ng pag-ibig at ng awa niya sa mga taong kagaya natin na hindi karapat-dapat. Kaya ang unang punto po natin, makita natin, ang paparating ay naganap na. Balikan po natin ang sinasabi sa aklat ng Jeremias. Ang sabi po sa verse 31, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na nagagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Juda. At this time when it was prophesied, Judah and Israel was broken into two kingdoms. Nasira, nagkahiwalay ang dalawang kingdom ng Israel. Ang bayan ng Israel at ang bayan ng Juda, at doon na nagsimula ang pagbagsak ng bayan ng Diyos. At nung binigay ng Diyos ang wika na ito, ang prophecy na ito, ang pangako na ito, ang nagdaang panahon po, simula sa pagkakawika ni Propeta Abraham hanggang sa katuparan nito kay Kristo, ay nagdaan ang 600 years. From the time that God gave the prophecy to Jeremiah and he uttered the prophecy until the crucifixion, the death, burial, and resurrection of Christ, ang difference po ng taon ay 600 years. Ilang years na po ngayon ang Protestant Reformation? 500 plus years. Can you imagine yung lapit? Nakikita ba natin na kung gaano ito katotoo sa kanila, ay ganun din ito katotoo sa atin. Sapagkat mula sa kaganapan ng bagong tipan, hanggang ngayon ay 2,000 taon na halos ang nakararaan. From the time of Jeremiah to Christ's resurrection, it was 600 years. From the time of the promise, from the time of the covenant na pinangako, sinabi pa lang, mangyayari. Ito'y naganap 600 years, 600 plus years sa panahon ni Kristo Jesus. Nung ito'y ginanap ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung siya'y namatay, napako namatay, nalibing at muling nabuhay, from that time up to this time, 2,000 years ang nakalilipas. Pero mula sa pangako ng Panginoong Diyos, hanggang sa panahon ngayon, it's been 2,600 years. 2,600 years, libo-libong taon na lumipas, ngunit ang Diyos ay tapat na nagliligtas pa din hanggang ngayon ng mga hinirang niya. When God said, let there be light, bago pa nangyari ang liwanag at nailalang ang tao at mga nilalang sa lupa, sa sangkatauhan at sa buong sanlibutan, pumili na ang Diyos from eternity past kung sino ang sa Kanya. The Father, the Son, the Holy Spirit, the Triune God, they've elected those who are Him, His, ang sa Kanya at ang mga ililigtas niya. Wala pang ginagawa ang tao. Wala pa siyang ginaganap na kabaitan o kasamaan. Wala pang nalalalang na tao, may pinili na ang Diyos. Kaya tandaan, ang tipan ng biyaya ay tapat na ginanap ng tapat na Diyos. Siya ang naggumawa ng tipan from the time of eternity past, pinili na niya ang kanyang mga anak, ang mga hinirang niya. At hindi lamang niya ito pinili. Anong sumunod? Pagdating ng pagbagsak ni Adan, ng mga tao, ni Adan at ni Eva sa kasalanan, doon na pasinayaan ang panimula ng paghahayag ng covenant ng Panginoon, the covenant of grace, ang tipanan ng biyaya. Sa paanong paraan? Sa kanilang pagkakasala, doon dumating ang Ebanghelyo, the proto-evangelium na tinatawag, na kung saan sinabi na there will be enmity between you, the woman, and the snake, and the fruit of the womb of the woman, and the
fruit of the womb of the woman, the man, Jesus Christ, will crush the head of the snake while the snake will strike his heel. Yun ay pagpapatunay na meron ng tipanan ng Diyos. Pinahayag na niya ito, yung tipanan ng biyaya from the time of Adam. Hanggang sa panahon ni Jeremias, ito'y hinayag. It was a mystery. Sa panahon ni Pablo, na isulat sa Epeso, ito'y isang misteryo na patungkol sa kanyang katawan, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, and then eventually, that body that was crucified, died, buried, resurrected, and now, that body is living. Alive and well. At makita natin na tapat ang Diyos sa kanyang tipanan, pagkat kailanman hindi ito mawawasak, ang tipan na ito. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Katunayan niya na ang tipan ng Diyos ay tapat sapagkat ang tipanan niya ay pinakita niya sa kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo. Ang pangalawang punto po natin, tanging ang pagkukusa lamang ng Diyos ang makakaabot sa makasalanang tao. Napakaganda po ng sinabi sa ating LBCF 1689 sa ikapito na chapter. Sa unang talata, sabi po, ang agwat ng Diyos at tao ay napakalayo. Napakalayo. Parang yung Peace Child story, that the Sawi tribe ay nag-aaway sila at kumbaga milya-milya, they are polar opposite against each other. Magkalayo ang kanilang alitan. Hindi sila magkakasundo. Nagpapatayan sila. Ganon din tayo. Ang pagkalayo natin sa Diyos is very hostile. We are against God. We rebel against God. Bagamat may isip na nilikha, ay dapat siyang sumunod sa kanyang may likha. Sa kanyang sarili, ay hindi niya kayang makaabot sa gantimpala ng buhay. Tanging sa kusang pagpapakababa ng Diyos at sa pamagitan ng tipan, maaring maganap ang ugnayan sa Diyos. Ang layo natin sa Diyos. Fall of sin and falling short of the glory of God. No one reached the glory of God and no one can. That's why in God's grace, umabot ang Diyos. Inabot tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na sinugo niya. The actual peace child. The child of God who brought peace to the world. Tayos kung makita natin na una, hindi natin kayang abutin ang Diyos gaya ng sinasabi ng salita niya. Balikan natin. Ang sinabi ni Jeremias, darating ang panahon na gagawa ako ng tipan sa Israel at Juda. Ito'y hindi tulad na kasundo ang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Sinubukan nating abutin sa pamagitan ng mga ibang tipan na ginawa ng Diyos. Ang tipan ng Diyos kay Moises, the Mosaic tipan. covenant. Mosaic tipan. Taglish. The Mosaic covenant was not a failure of God. God kept His promise. It was man who broke the covenant. Ang tao ang nagkasala. Ang sabi, kung ang Diyos ay naging, bagamat sabi niya, para akong naging isang asawa sa kanila, ibig sabihin nun, naging tapat ang Diyos sa kanyang tipanan. Pinakasalan niya ang bayan ng Israel mula sa Ehipto, palabas. Ngunit hindi sila naging tapat sa kasunduan. Nangalun niya ang bayan ng Israel. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak sapagkat walang kapag-apag-asa ang tao. Siya ang gumawa ng paraan upang tayo ay mangaligtas. Siya ang umabot. Siya ang nagsugo ng anak, ng kanyang bugtong na anak. At dahil doon, sabi po sa LBCF 1689 sa dulo, tanging sa kusang pagpapakababa ng Diyos at sa pamamagitan ng tipanan maaring maganap ang ugnayan sa Diyos. Kaya hindi natin kayang abutin ng Diyos. Pangalawa, bigo lahat ng pag-abot ng tao na gampanan ang tipanan ng Diyos. Kaya sinabi sa verse 32, binasa ko kanina, ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Kasi failure yung ginawa ng tao. Hindi sila nakatupad.
Kaya dapat nating tandaan, kung hindi tayo inabot ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, wala tayong pag-asa. Kaya yaman din lamang na tayo ay inabot ng Diyos, tayo ay marapat lamang na umasa sa kanya. Wala kang kapag-apag-asa kung di ka inabot ng Diyos. Ang tanong, nasa ngayon ang iyong pag-asa nakasalig? Ang pag-asa mo ba'y nakasalig sa Diyos na mahabagin, na nagbigay ng biyaya, na binigay niya kanyang bugtong na anak? Ikaw ba'y nananalig sa kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran niyong kasalanan? O meron ka pang ibang sinasaligan ng iyong buhay? Ay, katlong punto po. Ang ginawa ng Diyos na buhay, sa buhay ng hinirang ay isang himala. Ang ginawa ng Diyos sa buhay ng hinirang na nagkasala, ito'y isang banal na operasyon ng Diyos sa puso ng tao. Kaya nga po, ang sinabi po sa talatang binasa natin, una, the operation of the heart. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan at pangalawa, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. In the Mosaic Covenant, the law was written in the rock, sa tablet of stone. Ito external, nasa labas. Ngunit ang ginawa ng Diyos sa bagong tipan, sa tipanan ng biyaya, nasa kalooban na natin. Paano ito naganap? Sabi dito, itatanim ko sa kanila. O ngayon, natapos na, itinanim na sa ating kalooban ang kautusan ng Diyos. The law of God is written in our hearts. Isusulat ko to sa kanilang mga puso. It was a divine operation. Kung paano the first operation was done by God through Adam when God took the part of his rib at ginawa itong babae, at nakita natin yung kalahati o yung kabiyak ni Adan ay hindi nagdulot. This is not to mean an offense to the woman, but as the scripture says, it was the woman who was tempted. Ang babae ang natukso. At ito'y nagtulak din kay Adan para bumagsak sa kasalanan, na huwag po sabihin. Hindi nag-fail ang Panginoon na mag-provide ng mabuting asawa kay Adan. Pero nag-fail ang dalawang mag-asawang ito na meron din silang tipanan na sinumpaan sa Diyos na dapat nilang sundin. Nag-fail sila. Pero yung gumawa ang Diyos ulit ng divine operation, this divine operation was different. He changed the heart of stone to heart of flesh as written in Ezekiel. Yung pusong bato, pinalitan ng pusong laman, at dito naman, sinulatan ng Diyos, isinulat niya sa puso ng kanyang mga hinirang ang kanyang kautusan. It is a miracle. Walang kahit anong operasyong pisikal ang kayang gumawa noon. Walang kahit anong teknolohiya ang pwedeng maglagay ng batas ng Diyos sa isipan at puso ng tao. Kahit pa anong sabihin yung technology ngayon na naglalagay ng mga microchips or kung ano man, it cannot be embedded unless the Lord works. It is a divine work. Kaya tandaan, ang makasalanan na hinirang nakasama sa tipan ng biyaya ng Diyos ay bago nang nilalang kay Kristo Jesus. Totoo nga ikay makasalanan sapagkat ikay nagkasala, pero ganun man, katotohanan din na ikaw ay hinirang ng Diyos at sinabi ng salita ng Diyos, ang kanyang hinirang, ang kanamatayan ni Kristo ay bago nang nilalang. The old has gone, the new has come. For we are crucified with Christ, Christ lives in us. Tayo pinako na kasama ni Kristo. Ang ating pamumuhay kay Kristo Jesus ay hindi na ito sa atin. So magitan ito ng kanyang kapangyarihan. Kaya tignan mo yung katabi mo. Kung siya ay nananampalatayang tuluyan kay Kristo, ang tipan ng biyaya ang nananalaytay na tipanan sa kanyang buhay. At ang bagong buhay na yan ay buhay kay Kristo Jesus. Pangapat na punto po, ang ginawa ng Diyos sa buhay ng hinirang ay isang himala. Ito ay sa kapangyarihan at pananahan ng banal na Espiritu. Ikalawang himala, hindi lamang yung operasyon sa puso na nililok yung o sinulat ang batas ng Diyos sa puso ng tao, ngunit yung kapangyarihan din ng banal na Espiritu na nananahan na siya sa atin. In Ezekiel, I will give my spirit in you. Bibigay niya ang kanyang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang magpapakilala sa atin sa Diyos.
sabi ng Panginoong Jesus, sa kanyang pag-alis, meron siyang ipapalit. Isusugo niya ang tagapayo. Ito ang Banal na Espiritu, the Advocate. At ang trabaho ng Banal na Espiritu, hindi niya ipakikilala ang kanyang sarili na ako ang Holy Spirit, sumunod ka sa akin. Hindi. Ang pagpapakilala ng Banal na Espiritu ay pagpapakilala niya kay Kristo. The Holy Spirit points to Christ, the work of Christ, the glory of Christ. It's not about himself, but about Christ. Ito'y pagpapakita ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaya ang sinabi sa talata na binasa natin kanina, hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. In the failed work of man sa covenant, in the Mosaic covenant, anong ginagawa doon? Pinapoint nila lahat sa batas. Ang Diyos ang nagsabi, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Walang masama doon. Dapat lang gawin, dapat lang ituro. Pero kakaiba na. Hindi na external na pagtuturo, nandiyan na ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin upang kilalanin natin si Yahweh. At ang pangako niya, makikilala natin siyang lahat. Kaya kung nananahan sa iyo ang Banal na Espiritu, ikay namatay na kay Kristo at nabuhay na maguli kay Kristo, nananahan sa iyo ang Banal na Espiritu, anong ginagawa ng Banal na Espiritu? He teaches you all the truth about Christ. Ano pa ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin internal, nararamdaman mo na lang? Meron kang narinig na tinig? No! The Holy Spirit leads us to the external Word of God. Huwag tayong magkakamali. Ang salita ng Diyos ay external. Ang batas ay nakalilok sa ating puso na nagwi-witness sa pamagitan ng Banal na Espiritu na yan nga ang dapat mong gawin. Nandoon ang conviction. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Kahit nalalaman yan, nakasulat pa yan sa mga arko, sa mga simbahan, hindi ginagawa yan ng tao. Pero dahil may Diyos na nangyaring nagbigay ng himala, ng regeneration, ng pagbabagong puso, pagbabagong isip, ano nangyari? Ang ordinaryong Kristiyano, gano'n man siya ka-ordinaryo, bata sa pananampalataya, nakakaya niyang sumunod sa batas ng Diyos. Nandun na yung conviction ng Banal na Espiritu. At kasama sa conviction ng Banal na Espiritu, nililid niya yung mananampalataya magbasa. Intindihin ang salita ng Diyos. Dumalo sa panambahan, makinig sa preaching ni pastor. Makinig sa katuruan. At doon kumikilos ang Banal na Espiritu. It is miraculous but not mystical. Ulitin ko po, ito'y miraculous pero hindi siya mystical. Sa madaling salita, naintindihan natin ito. Kahit ito'y isang himala, nakikita natin at nararanasan natin ito. Hindi ito patungkol sa kilabot na nararamdaman mo, patungkol ito sa kabanalan ng pamumuhay mo. Patungkol ito sa pagtalikod sa kasalanan na paborito mo. Patungkol ito sa pagkilala sa banal na Diyos. Pangalawa, walang diskriminasyon sa pagpapakilala ng Banal na Espiritu sa ating Diyos. Hindi humahanap ang Diyos o dapat yung mahihirap lamang o mayaman lamang ang pangako ng Diyos mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. In the book of Ephesians, pinakilala ni Pablo na ang misteryong ito ay hindi lamang sa pinakaaba at pinakadakila. Ito'y patungkol din sa mga Griego at sa mga Hintil at sa mga Hudyo. Wala nang difference. Everyone is one in Christ, pinag-isa kay Kristo. Kaya dapat nating tandaan, dapat kang magalak. Sapagkat ikaw ay hinirang at hindi pinabayaan na hindi makilala ang Diyos na nagligtas. Hindi na natili ang Diyos na tahimik. Nangusap siya. Nagpakilala siya sa pamagitan ng Banal na Espiritu na naghahayag sa kapahayagan ng pulpitong ito, ng sarili mong pag-aaral ng Biblia, nagtuturo ang Banal na Espiritu. Ang panghuling punto po natin ngayong umagang ito, lahat ng ito ay naganap sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. Ulitin ko po, lahat ng ito ay naganap sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Kristo. Ang tipanan ay hindi magaganap sa pamamagitan ng lakas ng tao. Naganap lamang ito nung si Kristo ay dumipa at sinabi niya, naganap na.
Sabi po sa, balikan po natin LBCF 1689 on the 7th chapter, ikalawang paragraph. Yamang ang tao ay nahulog sa pagkakasala at napailalim sa sumpa ng kautusan ng Diyos, kinalugdan pa rin ng Diyos na gumawa ng isang tipan ng biyaya. Dito ay malaya niyang inialok ang buhay at kaligtasan sa makasalanan sa pamagitan ni Hesus Kristo. Sa pamagitan nino? Ng inyong mga ninuno? Ng inyong gawa? Hindi. Ito ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Hinihingi ng Diyos na sila ay sumampalataya kay Kristo upang maligtas. Kaya kanya ring ipinangako na ibibigay ng banal na espiritu sa lahat ng kanyang hinirang sa buhay na walang hanggan upang sila ay magkusa at magkaroon ng kayang sumampalataya. Una, makita mo, ikaw ay pinatawad at niligtas. Hindi dahil sa iyong lakas, hindi sa iyong dunong o galing, sapagkat sinabi ng Diyos, patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan. It was a divine initiative of forgiveness. At itong pagpapatawad na ito ay hindi magic. Pinagbayaran ito ng dugo ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay, literal na namatay. Ang Diyos anak na nagkatawang tao ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran niya ito. Kaya ka naligtas. Kaya ka pinatawad. Ikaw ay pinawalang sala at pinabanal at patuloy na pinababanal. Ang pangako ng Diyos sa dulo ng ating talata, kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Kinalimutan ng Diyos ang ating kasamaan, ang ating kasalanan. Nung si Kristo ay nagsabi, naganap na lahat ng kasalanan natin. Noon, bukas at mangyayari pa lamang, ay pinatawad na ng Diyos. Ito'y binaon niya sa pinakamalalim na pusod ng dagat. Mas malayo man ang kanan sa kaliwa o ang east to west. Ganong kalayo, ganong kalawak. Ibig sabihin, everlasting ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya tandaan natin mga kapatid, tanging sa biyaya lamang ng Diyos kung bakit tayo naligtas. It is by grace we are saved through faith. Ito'y pinaalala ni Apostol Pablo upang ibalik natin ang luwalhati sa ating banal na Diyos. Ang dali nating sabihin, soli Deo Gloria. To God be the glory. Ang napakasarap sabihin at napakadaling sabihin, pero sa totoo lamang, paano nga ba natin binabalik ang luwalhati sa ating banal na Diyos? Sabibigay niya ng tipanan, ng biyaya. Very practical. If we say glory to God alone, then let's give Him glory by living a holy life. Kung gusto natin mabigyan ng papuri at pasasalamat at pagsamba at pagdakila ng Diyos at pagluwalhati, mamuhay tayo may kabanalan at patuloy tayong lumaban sa kasalanan at magpakabanal. Hindi yan mangyayari kung wala ka dito sa iglesia tuwing Linggo. Hindi yan mangyayari kung hindi ka nakikinig sa mga studies, sa mga Bible studies natin. Hindi yan mangyayari kung nagbababad ka lamang sa social media at gumagawa ka ng kasalanan at pinagtatakpan mo ang iyong kasalanan. Ito yung nagaganap sa patuloy na paglilid sa atin ng banal na espiritu sa pagpapabanal, sa araw na araw na pagsuko natin sa ating buhay at pagsuko natin sa ating mga kasalanan. Sa aking pagtatapos, sa tipan ng biyaya ay may pag-asa ang mga hinirang na sumasampalataya sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Bakit natin binabalik-balikan ang pag-asa? Sapagkat sa araw-araw na ikaw ay nagkakasala, nawawala sa iyo yung pag-asa. Ang pag-asa ay hindi lamang yung umaasa ka na may mangyaring maganda. Ang pag-asa ay tumutukoy din sa iyong pagdepende sa Diyos. Kung ikaw ay nagsasabi na umaasa ako sa Diyos, huwag mong ipagpalit sa maikling panahon ng pagkakasala ang pamumuhay ng kabanalan. Whenever we sin, nawawalan yung hope natin. Kaya nga sabi ng psalmist, why so downcast, O my soul? Bakit nalulugmok ang aking kaluluwa? Sabi ng salmo, put your hope in God. Ilagay mo yung pag-asa sa Diyos. In this day and age, it's very easy to claim that I have mental health issues. I am hopeless. I am depressed. Far be it from us that as Christians, as elect people of God, far be it from us that we can say, I am hopeless.
Far be it from us that we can say, I have depression. I'm not saying na hindi natin mararanasan yan. Pero ang panalangin ko, iadya tayo ng Panginoon sapagkat binigay niya na ang tipanan ng biyaya. At ang tipanan ng biyaya ay ginanap na ni Kristo Jesus 2,000 taon na nakaraan. At ang tipanan ng biyaya ang ating pinangahawakang pag-asa. That is our blessed hope. Na kung tayo man ay mawala sa mundong ito, mamatay man tayo, ang sabi ng Diyos, mayroong muling pagkabuhay. Kung ikaw ay na-excite sa langit, na-excite ka ba sa langit? Ang langit ay intermediate state lamang. Panandalian lamang yon. Habang hindi pa dumarating ang muling pagkabuhay, nandun pa ang ating mga kaluluwa kung tayo mamatay. Pero ang pangako ng Diyos ay muli niyang bubuhayin ang mga nanampalataya sa Kanya. At itong pinakamaganda dito mga kapatid, if this doesn't excite you, I don't know what will. Kapag tayo muling nabuhay kay Kristo Jesus, wala nang kasalanan. We are glorified in Him. Sa madaling salita, bawat hininga mo, bawat pagkilos mo ay kaaya-aya sa Diyos. Hindi pa't nakakapagod huminga na habang ikay huminga, gumagawa ka ng kasalanan. Pero sa muling pagkabuhay na meron tayong pag-asa dahil sa tipanan ng biyaya, lahat ng gagawin mo ay papurit pagsamba sa Diyos. Lahat ng pagbigkas mo, paghinga mo ay kaaya-aya sa Diyos. Bilang hamon sa ating ngayong hapong ito, ikaw ba ay namumuhay na naayon sa isang hinirang na nasa tipan ng biyaya? Kung ngayon pa lamang hindi ka namumuhay bilang isang kasama sa tipan ng biyaya, huwag mong asahan na mamumuhay ka na may kabanalan sa mga susunod na araw. Ikaw ba ay naglilinis ng iyong baro kung paano sinabi ng Diyos ang mga banal ay patuloy nagpapakabanal, nagsisisi? Ikaw ba, pangalawang tanong at hamon, ikaw ba ay mapagbiyaya? It's only by grace that you were saved. Kamusta ang biyaya mo sa iyong kapatid? Sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, kamusta ang iyong biyaya? Napagbiyaya ka ba? Para sa mga mananampalataya, ikaw ay naligtas dahil ikaw ay hinirang. Ikaw ay hinirang kaya ikaw ay inabot. Ikaw ay inabot ng Diyos nang dahil sa kanyang biyaya lamang. Siya ay purihin mo at sambahin ng buong puso, lakas, isip, katawan at kaluluwa. Para sa mga hindi mananampalataya, ikaw ay nagkasala sa Diyos na banal, banal, banal. Sa iyong mga narinig na mensahe, simula pa kaninang umaga, mga nakaraang linggo, nakaraang taon, nakaraang buwan, ang Diyos ay tinatawag ka na magsisi sa iyong kasalanan. It is a gospel call. Ang pagtanggi mo sa pagtawag ng Diyos ay huwag mong maliitin. Habang tinatanggihan mo, hindi mo alam kung hanggang kailan lang ang buhay mo. Maaring mamaya mapatid ang iyong hininga. Hindi natin alam. Kaya dapat tumugon ka ng may pagsisisi sa iyong kasalanan. Magtiwala ka kay Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Gawin mo ito ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari, maawain at mapagbiyaya, salamat sa iyong binigay na tipanan ng biyaya sa pamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus na ginanap ang tipanang ito na kung saan kami tumatamasa ngayon ng kapayapaan, kasaganaan at walang hanggang buhay. Ito ay dahil lamang sa inyong inisyatibo, Panginoong Diyos. Wala kaming maipagmamalaki. Kaya ang dalangin namin magdulot ito sa amin ng inspirasyon na mamuhay na may kabanalan, magsisi sa aming mga kasalanan, talikdan ang mga paborito naming kasalanan, at maglinis na aming mga buhay sapagkat kami nilinis nyo na at sinabi nyo sa inyong salita na kung sino man sa amin ang mga umpisal ng aming kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin at lilinisin, tuhugasan sa aming mga pagkakasala. Yan ang aming inaasam o Diyos. Na habang dumarating ang papalapit mong pagbabalik ng iyong anak na si Jesus, ay patuloy kaming mapabanal, mabago ang aming mga buhay. Hindi sa aming lakas, ngunit sa iyong banal na Espiritu nagpapalakas sa amin. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.